Hey, what's up guys? This is After Review. Ngayon, mag-unbox tayo ng Poco M3 Pro. At dahil nga ito ay 5G, so ito yung trending ngayon. At syempre, budget phone din. At available na ito guys sa Lazada. At dito sa ilalim ng box, meron tayo dito 4GB of RAM and 64GB of storage. At ang kulay nito ay cool blue. So tara guys, i-unbox na natin. Sa loob ng box, ito yung makikita natin guys. Merong nakasulat na Poco at ito yung documents ng ating phone. Mayroon natin ito i-check or titingnan. At next, meron namang phone which is Poco M3 Pro 5G. At merong specs dun sa plastic. Ayan. At yung kasunod, merong charger, 18 watts ito. At yung ating cable na Type-C. So ayan yung makikita natin dito sa loob ng box. Syempre wala ng earphone na kasama. At dito sa documents natin, merong SIM ejector tool and may mga sticker. Yan. So, pwede nyo ilagay dun sa inyong charger. At syempre, merong quick start guide. So, ayan. Kung halimbawa hindi nyo pa alam yung mga procedure. At next, yung ating warranty card and yung safety information. At pang last, yung ating TPU case or yung transparent case natin. Then, tanggalin na rin natin yung plastic. At pati na rin dun sa likod, tanggalin na rin natin yung sticker at para makita natin yung mismong likod ng phone natin. At syempre, isa-setup na rin natin tong phone para makita natin kung MIUI 12.5 na pa siya or MIUI 12 pa lang. Then, ito yung likod ng phone natin. So, attractive sa fingerprint. At syempre, plastic. Ayan. So, isa-setup na rin natin yung ating phone para makita natin kung malagba sa unang bukas. Ayan. So, check natin guys. Okay, so unang bukas pa lang guys ay halos lahat nag-load yung processor. Ayan, so wala naman ako na-encounter na lag or delay dun sa phone. At yun, okay na okay yung design ng Poco ngayon compared dun sa unang labas ng Poco M3. At magaan siya. Anyway, dito sa side ng phone natin, so dito sa SIM card natin, so dual SIM lang siya. Ibig sabihin nito, hybrid. Ayan, so isang memory card at isang SIM card lang ang pwede. Then dito naman sa kabilang side, syempre yung volume rocker natin at yung ating power button and yung ating fingerprint scanner. Then dito naman sa bottom, meron tayo ditong speaker, USB Type-C port, and yung ating mic. At dito sa taas guys, meron tayo ditong 3.5mm jack, IR blaster, and secondary microphone. At dito sa likod, ang makikita natin dito, merong triple camera setup. So, sad to say guys, walang ultra-wide. Pero siguro, kanya-kanyang discarte kung paano mag-picture ng phone dito sa Poco M3 Pro. At na-impress agad ako dito sa design ng Poco na ginawa nila. Mas nagustuhan ko compared dun sa unang labas ng Poco M3. Ayan. At dito naman sa specs ng phone natin guys, ito ay naka 6.5 inches, 1080x2400, and naka Corning Gorilla Glass 3 na rin. At syempre guys, naka 90Hz refresh rate na rin ang phone natin. So kung halimbawa na mag-games kayo or mag-movies, ilipat nyo sa 90Hz refresh rate dahil detailed or clarify yung galaw kapag naka 90Hz refresh rate. Yun nga lang, matakaw sa battery. At sa processor naman natin, ito ay naka Dimensity 700 5G at sa GPU naman natin, Mali G57 MC2. At pagdating guys sa performance, nagtry ako ng Asphalt 9. Meron konting frame drop dito sa Asphalt 9. Siguro dahil hindi pa siya ganun ka-optimize. At ang gamit ko lang na phone is 4GB of RAM and 64GB of storage. Siguro kung gagamitin yung higher variant ng phone, ay hindi nyo ganun mararamdaman yung lag or delay or merong frame drop dito sa Asphalt 9. Then guys, try na rin ako ng AnTuTu benchmark dito sa Poco M3 Pro kasi nanood din ako ng live stream ng Poco at sinabi na umabot ng hanggang 320 yung AnTuTu benchmark or yung score ng phone. At yun, so nagtry na rin ako ng AnTuTu benchmark para makita ko kung ano yung magiging score ng 4GB of RAM at 64GB of storage. At yun, so siguro iba yung magiging score nito compared dun sa higher variant ng ating phone.
At ito na nga guys yung naging score ng phone natin, which is Poco M3 Pro, at pinapahinga ko to para maganda yung pag-throttle ng phone natin at umabot nga lang ng hanggang 260k ang score ng Poco M3 Pro. At ito naman guys sa storage ng phone natin, meron dalawang variant, which is 4GB of RAM and 64GB of storage. At syempre, yung isa ay 6GB of RAM and 128GB of storage. At naka-hybrid card slot ang Poco M3 Pro. At ito naman sa operating system ng phone natin, ito ay naka-Android 11. Sad to say, hindi pa siya MIUI 12.5. So abang-abang na lang guys sa update ng Poco M3 Pro. At ito sa battery, ito ay naka 5000mAh at 18 watts fast charge. Sa screen on time guys ng Poco M3 Pro para sa akin ay hanggang 8 to 10 hours ML YouTube or social media. At syempre guys sa charging time ng Poco M3 Pro ay umabot ng hanggang 2 hours. Sa camera naman ng phone natin guys, ito ay triple camera setup which is 48 megapixel Omnivision OV48P and 2 megapixel Hynix Hi259 and 2 megapixel Galaxy Core GC02M1P. At sa front camera naman ng phone natin guys, ito ay naka 8 megapixel Omnivision OV8856 at ito yung mga sample shots and video ng Poco M3 Pro. Then syempre guys, magta-try na rin tayo ng fingerprint sensor or fingerprint scanner ng Poco M3 Pro kung responsive ba ito. So far guys, responsive naman yung fingerprint scanner ng Poco M3 Pro. Well guys, ang masasabi ko lang dito sa Poco M3 Pro under 9K, okay na to para sa akin. At marami makakatapat tong phone na to, siguradong ito ang pipiliin lalo na pagdating sa performance kahit 4GB of RAM. Lalo na siguro kung ito ay magiging 6GB of RAM pa. Then sa design naman guys, mas maganda to kesa sa unang labas ng Poco M3. At mabilis maka-attract itong phone na to, kaya siguradong papatok talaga itong Poco M3 Pro. Then dito naman guys sa processor or dito sa performance ng phone nito, kung ito ay 6GB of RAM, iko-compare ko to guys sa Helio G95. Halos nakikita ko kasi na the same lang talaga yung performance ng Helio G95 dito sa Dimensity 700. Ang naging advantage lang nito, meron itong 5G. Para sa akin guys, ito naman yung naging disadvantage and advantage ng phone na to. So unahin ko na guys yung disadvantage ng phone na to. Una, yung front camera. So di ko masyadong nagustuhan yung front camera na to, kaya mas maganda kung gagamit kayo ng Gcam. Then sa charging speed niya guys, 18 watts, yun. At saka yung sa brightness nito. So medyo mababa yung brightness, lalo na sa outdoor kahit i-max ko na yung brightness. Then doon naman tayo guys sa advantage ng phone na to. Syempre 5G ready, merong 90Hz refresh rate, long battery life, then smooth siya guys sa MIUI 12. Then sa camera, maganda tong pang picture sa day and night. At pang last guys, yung kanyang IR blaster. Obviously guys, itong phone na to ay hindi pa para sa lahat. Well, kung ang habol nyo talaga ay 5G, okay talaga tong Poco M3 Pro. At syempre, budget phone pa. Pero kung di naman kayo aware sa 5G, andyan yung ibang smartphone, andyan yung Redmi Note 10,
at iba pang mga smartphone. Pero syempre, kayo pa rin naman na magde-decide kung anong phone ang gusto nyo. So, yun lang guys, this after review for more upcoming phone and unboxing. Please like, share and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!